Okay guys, no? Ito, no? Ituturo ko naman sa inyo yung tamang pag-entry ng chun punch sa suntok na against the straight or jab. Okay? So ganito lang. Okay? Kung once na sumuntok siya, always remember, protected dapat yung center line mo. Okay? Huwag mo siyang itataas like this, no? Okay? So dapat dumaan siya dito sa arms ng kalaban mo, ng opponent mo. Bakit? So, parang ganito muna, papakita natin sa iyo, no? Suntok, boom. So, kung makikita niyo, laging nandito ako dumadaan. So dito lagi ako dumadaan. Okay, bakit ganoon? Bakit dito lagi ako dumadaan? Kasi kung mataas ang chun punch ko, matamaan ko man siya, pero pag marunong siya, pwede siyang bumali dito. Boom. Okay, pwede siyang bumanat ng siko dito. Or, worst case scenario, kadalasan nangyayari, nakatama ka na, boom. Yung tinamaan mo, nag-haymaker, boom. Ikaw pa yung pwedeng manakal sa haymaker. Bakit? Kasi, ang job is, sabi ko nga, aside from protecting your center line, no, hindi binabasag ng chun punch mo ang depensa mo while doing the attack. Bakit? Kasi dito siya dumadaan sa linya na ito. Okay? So, umatak ka at the same time, buo pa rin yung depensa mo. Okay? Kung itatry niya na umigkas para sa haymaker, go itas. Kaya mo kontrolin siya. So, control mo siya. Okay? Control mo siya. Kung bumali man siya, balik. See? So, nakukontrol mo siya. Okay? So, kung umigkas siya, ikas, control mo siya, ikas. Control mo siya. Pwede kang bumanat pa dito ng isa. So, nakukontrol mo yung kamay niya. Pag bumali siya ng siko, siko. Boom! So, mag-gansaw lang ako. Hindi na pumasok yung siko niya. Ako ang tatama dito. So, ang ibig sabihin, the chun punch can protect your center line and at the same time, nililigtas ka niya dun sa mga possibility na mangyari pag ikaw na yung umatak. Okay? Like na pag nag-haymaker siya or pag marunong, biglang sumiko. So, buo pa rin yung depensa mo while doing the attack. No? Hindi siya katulad ng common punches na pag umatak, attack lang talaga. So, ang ibig sabihin, no? Ito, ang punch na to, pag umatak, attack lang talaga siya, no? So, ang depensa nila, ito yung depensa nila. Okay? So, sa chun punch, pag umatak tayo, umatak tayo, at the same time, dumedepensa tayo. Okay? Pag na-release na natin yung chun punch, hindi dun natatapos yung gamit niya, no? Kahit na i-release mo na siya, nandun pa rin, buo pa rin yung depensa mo sa gitna. So, yun yung nangyayari, no? Pag sumuntok siya, tapos, nag-haymaker siya, kaya ko siyang kontrolin. Okay? Kaya ko siyang kontrolin. Kaya ko siyang kontrolin. See? Okay? Aside from that, dahil nga, nakokontrol ko yung arms niya, okay? Kaya ko rin basahin yung pwede niyang isunod na attack. So, since nakokontrol ko yung arms niya, at alam niya na hindi niya na magagamit to, at alam mo na rin na hindi niya magagamit to, so automatic, gagawa siya ng paraan para makulit sa'yo. So, alam mo na ngayon na ang gagawin niyang option is to punch here. Okay? So, ito na yung gagamitin niya kasi nga, nakatrap ang kamay niya dito sa side nito. Okay? So, mababasa mo na ngayon. Pag sumuntok siya, boom! Hindi na siya makagamit ng kamay niyang isa. Yung isa naman ang babanat niya. So, pasok ka pa rin. So, mas mabilis ng basahin yung galaw niya. Okay? So, bakit? Kasi, tinatrap mo yung isang kamay niya para hindi na magamit. So, nagiging useless na to. Okay? So, tatandaan nyo, pag sumuntok, pag sumuntok kayo, hindi dapat siya nakalayo dun sa arms. Okay? Hindi dapat siya nakalayo dun sa arms. Okay? Kailangan
protected pa rin siya, kahit i-launch nyo siya, protected pa rin yung center line nyo. Okay, dapat buo pa rin siya, no? Hindi dapat nakalayo, okay? So, laging ang daan dito sa side na ito. Okay, so dapat magkaroon ng clashing. Kahit nabilisan niya, bilisan niya. Boom! See? Right? Papasok pa rin ako sa kanya. Okay? So, gano'n, no? Yun ang gamit nun. Okay? So, ang tanong, paano naman gamitin yung combination ng chin punch at chin punch? So, magandang arsenal to kasi pag nagamit mo yung chin punch at chin punch, so, pwede na siya sa mga beginner, no? Kung wala ka pang alam na ibang strike sa Wing Chun, pwede mo na siyang magamit, no? So, basic application ng chin punch at chin punch, so, effective siya, no? So, ganito lang siya, no? Imagine, pag sumuntok siya, okay, so papasukin muna ng chin punch mo. Yung chin punch natin, yun yung power punch natin, okay? Mas okay siya, kunwari, mas okay yung chin punch mo, kung unang suntok pa lang, boom, bumagsak na siya, nag-knockout na siya. So wala ka nang magiging problema doon. Ngayon, kung malakas yung kalaban mo, no, hindi nag-knockout, pwede mo siyang i-follow up ng chin punch, no? So yung chin punch is a barrage of chin punch, okay? So chin punch rin siya, pero multi, no? So gumagamit siya ng speed. Hindi mahalaga sa katulad ng beginner, hindi mahalaga na maraming chin punch ang pakawalan nyo. Okay? So kung hindi pa ganoon ka develop yung speed nyo, okay lang na bumato kayo ng tatlong chin punch. So yung una yung chin punch, tapos yung susunod yung chin punch. Ay, yung chin punch is magsesend ng shock sa opponent mo, no? Shocks dun sa opponent mo. So makakatulong 'yon para ma-distract siya. Okay? So unahin natin yung chin punch. Boom. Okay? Kung hindi siya bumagsak dito, pwede ka ngayon mag-chin punch. Okay? So hindi mahalaga na kailangan marami. Okay? Since beginner pa lang kayo, okay lang na dalawa. Pak! Okay lang na tatlo. Pak! Okay? Pero kung kaya niyo nang bumato ng 5 hits to 6 hits sa isang segundo, nasa sa inyo 'yon kung talagang praktisado niyo na gamitin yung chain punching ng ganun kabilis sa maliit na oras. Okay? So like this, no? Ang kagandahan dito, no? Kahit ibatong mo to, no? Buo pa rin yung depensa mo. Bakit? Kasi naka-close pa rin yung center line mo. Okay? Kung subukan niya na mag-haymaker, kaya mo pa rin depensahan niya, no? See? Kaya ko pa rin depensahan niya, no? Kahit nasubukan niyang iganto yung kamay niya. So, ulitin natin. Okay. See? Kaya ko pa rin depensahan. So, hindi pa rin siya makagalaw, no? So, ang tanging option niya na lang is lumayo or gumamit ng isang kamay. Pag gumamit siya ng isang kamay, kuha mo pa rin siya. So, basa mo na yon. So, nandun na. Anticipate mo na yung attack niya. Okay. So, nakita nyo, kuha ko pa rin yung follow-up na attack. Okay? I hope na magustuhan nyo yung lesson ngayon. Pasensya na kasi medyo hindi pa tayo sanay humarap sa camera, kaya medyo nabubuli pa. Pero kung hindi nyo po naintindihan, pwede nyo po akong tawagan or i-chat sa Messenger sa Facebook para magpaturo ng personal. Okay? So, sa Manila area, just message me. Sa Laguna area, nandun nyo yun ang GM namin na si Bloodmaster Joel Resurrection, which is founder ng Wing Chun Kung Fu.
WKA, which yung Kumpung Room. So, naka-vacation siya, kaya pagkakataon nyo na magpaturo dyan sa mga taga Laguna. So, I hope makita-kita tayo sa training after the quarantine. No, makita namin kayo sa training namin. So, welcome kayo na mag-train sa amin. Okay? So, maraming salamat. Okay?